Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. At sige po, let us invite the presence of the Lord sa ating kalagitnaan. At it's our prayer meeting. Yun. At naririto ka ngayong gabing ito sapagkat God has ordained this day for you to be with us upang sama-sama po tayong manalangin. Antindi ng Lord. Amen po ba? Antindi ng Lord. Sabihin mo, antindi. Grabe ang pagmamahal niya. Antindi. May gagawin siya at may ginagawa siya sa buhay mo. Believe that, kapatid. Hallelujah. I would like to greet muna yung ating mga early birds. Yung mga naka-tune in agad ngayong gabi. Si Libita Cruz, good evening po. Si Geraldine Guevara, magandang gabi po. Lenny Lontok. Si Ati Tintin, Catalunya, magandang gabi, good evening. Jane Francisco Idio is also watching with us. Good evening po. At I would like to encourage again everyone, as usual, share. Pakishare po ng ating live stream sa inyong mga kakilala, mga kapatid, even lords, even sa mga wall ninyo, ha? Gawa ng ano ba yun? Paano ba yung pag-share noon, yan. Gawa kayo ng para naman ma-bless din yung mga kakilala ninyo. No? Sarap po pag nag-share kayo. Mararamdaman nyo kakaiba. Yun. Hallelujah. Sige po, share. Hindi pa ako mag-umpisa hanggat hindi kayo nag-share. Ako po yung mag-share muna, ha? share po natin yung ating live broadcast. Sa ating mga, baka nakatulog na yung iba sa Pilipinas. Kasi anong oras na po dyan sa Pilipinas? O saan, kung nasan man kayo ngayon, anong oras na po sa lugar ninyo? Dito po sa Dubai, it's 7:49 p.m. in the evening po. Bale ha, 7:50 p.m. na bale. Yun. At siya, nasan na ba yung mga manonood dyan? Yon. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Sige po. At share po ninyo dun sa mga BFF. Sa mga BFF nyo, share. Para naman na sila po ay makapanood din ng ating live broadcast. Hallelujah. Yon. Hallelujah. Yung mga prayer request din po ay again, we are ready to receive your prayer request right now. Yun. Sige po, prayer request. Ilagay nyo po doon sa ating comment box ng inyong mga prayer request, or if it is confidential, ay i-PM nyo lang po ako, si Pastora Shikaina o si Pastora July, no? And we have our intercessor team will pray for you. Definite po yan. Hallelujah. Nandiyan na po si Meiji Pacheco Langita. Good evening, Ate Meiji. Yun, Ate Meiji. Mas matanda pa pala ako. si Ann Kalalang, nansa? Si Ira. Yun, si Kendrick, nandiyan ba? Yun. And of course, si Camille Buwan. Si Maria Camille Buwan. Good evening, Ate Camille. Ate Camille, naki-Ate Camille. No? Andiyan din si Ako'y tuwan-tuwa eh. Mamaya malalaman nyo kung bakit ako'y tuwan-tuwa. Ay, sus. Go, grabe. Grabe ang Lord. Grabe ang Lord. Nakita nyo to? I have two pieces of paper here and I will show it to you mamaya. Ha? Si Ate Mary Ann Jacobe Tinoyo is also watching. Ate Mary Ann, by pasyal-pasyal, galaw-galaw, ha? Kung nakikita ko, kung saan-saan, tapos hindi ko malala na pasyal din eh. Ate Mary Ann Tinoyo! Yun, ikaw ate ha? Si Kuya Miko ba nandyan? Meiji? Nora Rosel Soriano is also watching with us. Yun. Sige po, itag nyo din po yung inyong mga mahal sa buhay so they can
pray with us. O yung mga gusto nyong ipag-pray, itag ninyo dito. Ilagay nyo po doon sa comment box yung mga pangalan. And, hallelujah. Yun, si, yun, ang dami ng tinag ni Mary Ann. Si Estelita Mercado, Melanie Domencel, yun. Hallelujah. Hallelujah. Yun. Si Kuya Aljon, nasaan na atitintin? May pasok ba? May pasok si Kuya Aljon. Happy birthday ulit. Ano bang lasa ng birthday mo, Ate Tintin? Baka pwedeng malasahan yung ano. Yun, si Venus. Venus Valientes. Good evening, Ate Venus. Kamusta ka na? No? Blessed na blessed. Amen po ba? No? Si Ate Venus ay blessed na blessed sa kanyang mga amo. Yun. Hallelujah. Nasa work daw si Kuya Aljon. Ayun. Magluto ka na. Yun. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pupunta dito si Ate Tintin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit kaya pupunta? What's with Wednesday? Hallelujah. Ha? Sino pang hindi ko nabati dyan? Blessed evening po sa inyong lahat. At again, tayo po ay nasa ating prayer meeting. Sabi mo, prayer meeting. Ito, we always take for granted this mga ganitong gawain. Ito pag prayer meeting, nako, prayer meeting, nako. Parang, ano niya tayo, mga banal yung mga napunta dyan. Nako, baka ako'y atas ang mag-opening prayer. Naku po. Ganun agad eh. Yun. BS po. BS nga. O nga. Ba? Alala din naman ang BS eh. Yun. So tonight, ang ating pong mensahe ng Lord na pag-uusapan po natin is the power of prayer. Sabihin mo, power of prayer. Yun. Power of prayer. There is power in every prayer, mga kapatid. And the prayer is not something you merely think or talk about. Hindi ito po, hindi lang po ito yung iniisip natin. Alam mo, nagpray tayo minsan, magpe-pray tayo parang iisipin lang natin yung prayer natin eh, no? Or we just say something and then yun na yun, yung prayer na yun, no? Ganun na nangyayari, di ba? Sometimes ganun yung pag-iisip natin. Mga kapatid, prayer is something you do. Because it is God's power made available to us. Mga kapatid, tandaan po niyo yan. It is God's power made available to each and every believer. And this is the greatest privilege given to us. Noong araw po, hindi ito nagagawa ng mga Levita lamang po o mga pari lang po ang pwedeng pumunta doon sa Holy of Holies at maipag-pray yung ano. Ngayon tayo po ay binigyan ng napaka-tinding privilege, kapatid. This is a privilege for us na tayo mismo makakapanalangin, makakalapit sa Diyos. No? Yung problema po we have to admit, ito po'y totoo. Prayer is not properly used. Hindi po nagagamit ng ayon, ng ayos. At ang iba, they seldom use it. No? And sadly, some people, does not even do it. No? Minsan, may Kristiyano na, pero tinatamad pa rin o hindi ginagawa ang pagpipray. O, kay naman. Sino kaya? Wala dito nun. Wala. Diba? Wala dito nun. Alam nyo ba kung bakit ganun yung perception ng ibang tao? It is because parang ang perception nila mystical o sikreto. There is something secret in praying that seems to have yung parang ang nangyari, hindi alam nang maraming tao, especially Christians, believers,
yung papano magkaroon ng effective prayer, mga kapatid. Kasi minsan nagdasal sila, so it did not happen. It appears to have no answer, parang walang nangyari doon sa pinanalangin. So they stop praying. Or when they pray, it's just parang kung sa tula ay haiku. Ano yung haiku na tula? Yung maliliit lang. Pero po, ang tandaan po natin, the power of prayer are attainable. Mga kapatid, it is attainable. Prayer is a force to be used, a tool to be utilized, and a weapon that we can really deploy sa anumang pagsubok, anumang challenges that we have. Ito po'y magagamit talaga. Talagang po, ito'y pinagagamit sa atin ng Lord. And this is clear and plain as we have read, mga kapatid, doon sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 11. Natandaan niyo po yun? Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Sabi po doon. Ito po yung little known fact na gusto pala ng Diyos. God desires to make plain that it is possible to stand against the tricks of the devil. Marami po kasing ginagawang pangdideceive, panlilinlang ang demonyo sa buhay po natin. Kaya hindi natin nai-enjoy, kaya hindi natin yung fullness or the abundance of life ay hindi natin nakukuha. No? Sabi nga ni Lord, di ba? I have come to give you life and have it to the full. Di ba? John 10. So, kailangan po nating matutunan, ang secrets of prayer. It's power. Pag ito natutunan natin, kapatid, abangan mo every ang ating prayer, every Saturday and Sunday, nako, aabangan mo. Kapatid, pag natutunan mo at nalaman mo ang kapangyarihan, kung gaano makapangyarihan ang panalangin. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Mga kapatid, our weapons are not physical or mental. They are spiritual. And one of the best weapons is prayer, panalangin. No? Mga kapatid, if you will remember, on more than one occasion, maraming pagkakataon po, yung mga disciples ni Jesus Christ, they demonstrated the power of prayer. Tandaan niyo po yun sa Acts chapter 4, verse 31. Ang sabi po doon, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Diba? Anong unang ginawa nila? They assembled. The believers assembled. Ito po, itong ginagawa natin. We are right now assembling. We are now on a meeting. Di po ba? We are now together. Amen po ba? Oh, di ba? And after that, when they came together, they prayed. Amen po ba? Hallelujah. Yun. Hallelujah. Yes, Father God, let us pray. Hallelujah. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Lord. Close your eyes. Hindi pa tayo tapos. I'm just starting, mga kapatid. Close your eyes. Yes, Father God, we come to you, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. For apart from your Son, we are nothing, O God. And Lord, sa gabing ito, let us stop to the power of prayer. Give us, Lord, the boldness to pray, to come to you with confidence na kami po, Lord, ay yung mga anak at ikaw ang aming ama. Lord, salamat po. Salamat po sa privilege na ito. Hallelujah.
equip us, Lord, every day. Lord, salamat po sa pagsama mo, Lord, sa prayer meeting na ito, pagtuturo sa amin, O God, on how we're going to fight the battles, Lord, with you. Lord, alam namin, selyado na ng katagumpayan, Lord, ang gawain namin, ang mga panalangin namin. In Jesus' name, amen. So, ano, when they assembled, di ba? Yung doon sa Acts chapter, ano yung ating binasa? Acts chapter 4, verse 31. Ano? They prayed. No? They assembled and they prayed. Oh, so ito, ang ginagawa natin, mga kapatid. We have this prayer meeting. We are assembled together right now. And what do? We pray. And what is the result? The place was shaken and they were filled with the power of the Holy Spirit. And then they spoke the word of God. Hindi na sila natatakot mag-share ng salita ng Lord because they have been anointed. No? Pumasok na sa kanila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. And they were able to share the word of God with great boldness. Unang-una, anong ginawa? They assembled and they prayed. Then the power came. Ito po yun eh. This is what we are doing tonight. This is why we have this prayer meeting. Ito po yun, kapatid. No? If we can get each and every member of our church o yung mga kapatid, yung mga kakilala natin to pray with us, isama natin dito. No, mga kapatid, we will discover resources of strength, blessings, anointing, goodness, and mercies we never dream about. Yung higit pa doon sa pinagpipray mo, kapatid, grabe, dadalo yun. Dadalo yan sa buhay mo, kapatid. Invite people to join us. Kailangan kasi we have this assembly of people that should pray. Kapatid, that's why we have this corporate prayer. Huh? If we can convince the world that it is prayer time in our land, the result will be unprecedented. Makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sapagkat tayo ay nanalangin. Mga kapatid, there are battles that can be won only when we pray. Tandaan mo yan. There are battles that can be won only when we pray. And victories, even, kapatid, over demonic forces can be ours through prayer. No? So let's get our friends, our loved ones to pray. Itag nyo po sila. Isama niya natin sila. No? Sa panalangin, lalo na pag ganito, prayer meeting, prayer works. No? It's quite disappointing po kasi to note na yung prayer parang sikreto, ginagawa nating sikreto ito tayo. Nung araw po ganon ang nangyayari. They go into parang basement. Sikreto yung pag-prayer meeting nila. But then mga kapatid, hello? No? We don't have to do that anymore. No? Ang iba kasi, yung ibang believer, ang kanilang panalangin, ito po, kaya parang walang kapangyarihan. Ito po ha, ito katotohanan lamang ha, in reality. Diba? Pag-isip, good morning Lord, salamat po. O kaya kakain, we thank you Lord for the food that we are about to partake from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tapos sa gabi, matutulog, Lord, good night. Tulog na. 2 minutes or less. Tapos na. Di ba? Struggle. Ito po yung nangyayari sa totoong buhay. Di po ba? Kasi, bakit? They never thought of the power of prayer. Kaya po, ngayong gabing ito, we're going to use prayer as it was designed and intended as a tremendous force, a terrible weapon against the enemy. Mga kapatid, I am talking of prayer that can exert a world-changing influence.
Sapagkat ang panalangin po ay nagpapabago. Nakakapagpabago. Ay, maniwala po kayo. I experienced it firsthand. Antindi ng Diyos. No, when it is truly understood and faithfully used, prayer is the greatest source of untapped energy the world has ever known. Kapatid, ito yung pinakamapakapangyarihan na ipinagkaloob sa, kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo, sa akin, sa atin. No? Pero ito pa, mga kapatid, to bring about such prayer requires a change in our thinking and in our praying habits. Kailangan po tayo sa sarili din natin may pagbabago. Kahit sino ka pa, kahit nasaan ka, I am assuring you that by your prayers, you can receive and set into motion the power of God. And this power, kapatid, is only possible through prayers. It is only possible through prayers. You can help others by your prayers. Ito po, kapatid, oh. I will show you. Ito. Ito. I mentioned this. I testified about this. In, I think it was in during a prayer meeting as well. Ito po, kapatid, ha. Baka akala nyo po kasi I mentioned about this. No, when my wife was hospitalized a couple of times here in Dubai, she incurred bills. Diba? Nabanggit ko po yan. And she was on visit visa. Visit visa po, walang insurance. So, I have to pay it for it. Hindi po tinatanggap ng charity. Ano po? How much was the bill? Ito po. I will show you kung magkano. Ano po? Ito po yung amount. Ayan. Nakikita nyo po ba? This one is 12,968. This is the check I issued to Dubai Health Authority. Okay? The other one is this one. 27,000. This is the actual check, mga kapatid. Why it's in my hands already? Now it is in my hands. My check, the check that I issued as payment for the bills of my wife, is some almost like, what, 40,000 dirhams. It's more than 550,000 pesos lang naman, kapatid, binayaran ng Lord. Ganon katindi ang Diyos. Kala mo walang ginagawa. Ganon katindi ang panalangin natin. Na kahit nakalimutan mo na dahil pinalangin mo na nga eh. Diba? So, you forget about it because you surrendered it to the Lord. Pero, may ginawa ang Lord. Ano? They keep on calling me to get this. And they were even apologetic. When I went there this morning, I went there sa headquarters ng Dubai Health Authority, they were even apologetic. Because it took some time for them, mga 5 minutes para ibigay sa akin. Imagine that. Imagine that, kapatid. And mga kapatid, you can help others by your prayers. Tandaan nyo po yun. Yung sa, si Apostle Paul, he spoke about this noong sa 2 Corinthians chapter 1, verse 11. Ang sabi po doon, as you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in prayer in answer to the prayers of many. You see, mga kapatid, you can become a prayer partner. You can join with others and help in prayer. Sa panalangin po, kapatid, ay may nangyayari talaga. You can help in prayer if you are just going to and ask everyone. Tayo ngayon, mga kapatid, 17. There are 17 viewers right now. Imagine if we have 100. Imagine if we have 1,000. Hindi imposible ito, kapatid. Hindi imposible if we are just going to ask everyone. Because if there will be many people praying, kapatid, you can bless others. You can help missionaries. You can help your pastor and the people of your church. You can help the people in your community and even our government. All of this and much, much, much more can be accomplished through
your prayer. True praying, kapatid. No, you can literally, you can release prisoners by praying. Totoo po ito. Tinan nyo, natandaan nyo po ba when Herod imprisoned Peter? Doon sa Acts chapter 12, verse 5. So Peter, ang sabi po doon, so Peter was kept in prison. But the church was earnestly praying to God for him. Anong response ng Lord? No? God responded by sending an angel to release Peter. That's the kind of power that's still available to God's people through their prayers. And that's the same power that you in our prayer meeting can have. Mga kapatid, prayer with faith is also a mighty tool God has given for us for physical healing. Diba? Nung po sa Old Testament, there were many illustrations of God's healing power. For example po, yung sinamaan, the great Syrian soldier was cured of leprosy. Doon po yung sa 2 Kings chapter 1, chapter 5, verse 1 to 14. Si King Hezekiah, King of Judah, he prayed to God on his deathbed. Mamatay na ito. And the Lord granted him 15 more years of life. Nakasulat po yan sa 2 Kings chapter 20, verse 1 to 11. Di po ba? Oh, deathbed na, ibig sabihin, he was already dying. Malapit na talagang naghihingalo na, pero he was even granted 15 more years. Oh, di ba? The New Testament provides even more evidence of God's healing power. Ang daming pagkakataon na ang si Lord ay nag-perform ng healing miracles. The miracles of healing did not stop with Jesus' return to heaven, kapatid. Palagay mo, ngayon, wala na? Kapatid, the book of Acts is full of them too. Diba, natatanda nyo? Mga kapatid, what most people don't realize is that such healings are a part of the fulfillment of the Great Commission. Kasama po yon yung healing, signs and wonders. Matatanda nyo po yun sa Great Commission, sa Mark chapter 16, verse 15 to 18. Ano? Ang sabi po doon, Mark chapter 16, verse 15 to 17, sabi po doon, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. Kapatid, tinan niyo po yon. What follows after that? It includes, ano, ang sabi po doon sa Mark chapter 16, verse 18, doon sa 16:18, di ba? Anong sumunod doon? 16, sa, natapos tayo sa 17, binasa natin. Ang sabi doon sa 18, they will lay hands on the sick and they will recover. Kasama po yon sa Great Commission. But most exciting for us today is that God can still heal up to now. And He is willing to do in response to prayer. Maniwala ka, kapatid. Maniwala ka. Believe the power of prayer. Mga kapatid, doon po sa John chapter 14, verse 12, ang sabi po ni Lord, ni Jesus Christ, most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to my Father. Diba? Oh, James chapter 5, verse 14 to 15. 5, 14, 15. James, ha? Ang sabi po doon, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Maniwala ka. There's power in prayer. And I know that, no, from experience, there were a lot of people healed in response to prayers offered in faith. Mga kapatid, sabi po ni Lord, sa John 14:13, Jesus said, and whatever you ask in my name, that I will do,
that the Father may be glorified in the Son. That means that the scope of our praying is as limitless as the name of Jesus. Walang limit, mga kapatid. Isipin mo na, Jesus has no limitations, no horizons. No? Yung extent of our praying is as large as our asking. Tandaan niyo po yun. No? God expect us to reach out to the farthest horizons we can imagine. Mga kapatid, isipin mo na. Huwag mo maliitin ang Diyos kasi natin. Huwag mo maliitin ang kapangyarihan ng Diyos. No? Ang sabi niya, use all your strength, all the power that He has made available to us. All of it in Jesus' name. So you can see, mga kapatid, prayer is not just a mere recitation of words. Hindi po yan recitation lang ng mga salita. Prayer is a relationship with God and with Jesus, His Son. Tandaan po natin yan. Prayer is the speaking of loving words, a love lyrics to our Lord and Savior Jesus Christ. Pakipag-usap tayo, maglambing tayo, lambing yan sa Lord. Prayer is a personal connection with God. And prayer is alive. No, prayer is inspiring, prayer is powerful, prayer is energizing and dynamic. No, prayer revitalizes the one who prays. No, it is not just a spiritual recreation, parang exercise ng ating spiritual life. Hindi po. As we have said earlier, prayer is doing battle with the invisible forces of darkness. No, somebody said, no one ever prayed without learning something. And he was right. Totoo po yun. You learn about yourself when you pray. You learn about your fellowmen when you pray. No, you learn about God when you pray. Kasi, kailangan, alam mo yung will niya eh. Di ba? You submit to His will when you pray. And prayer should be our way of life. A life that is planned and developed by prayer becomes a great life. Parang ang prayer po, it puts an indelible stamp upon every thought. Dapat ganun po eh. Yung lahat ng ating ano, may kasamang panalangin. May tatak ng panalangin. Decision mo, kasama, pinanalangin mo. Tinatakan mo dapat ng panalangin, ng prayer. Every action, may kasamang panalangin, stamp with prayer. Ganon po yun. May kasama lagi po dapat. Ganon ang ginagawa po natin. No, mga kapatid? One who makes it a vital part of his life, dapat po yung panalangin should be a vital part of our life. Amen po ba? And when you do this, the inevitable result of making prayer a way of life is the change of one's very being, the reshaping of our personality into the shape of God. Mga kapatid, the power of prayer is as real as the unseen, but also very real. Yung gravity. Di ba, hindi natin nakikita, pero there it is. There is gravity. There is a force with which everyone contends every hour of the day. Di ba, ito, gravity. Hindi natin nakikita, but it's there. Ganun po ang panalangin. No one can deny the existence of power. Or power of that force, prayer is a sort of spiritual gravity. Mga kapatid, when through the dynamics of prayer, we turn to God, we find that He responds to us as we respond to Him. Kasi, nag-grow yung ating relationship. Nagkakaroon tayo ng intimacy. Diba? Mas closer tayo sa Lord. No? The power, mga kapatid, of prayer is just amazing. It's amazing. It is the only power in the universe that seems to overcome the so-called laws of nature. Mga kapatid, it cannot be subdued. Hindi mo ito mapipigilan. Pag pinag-pray mo, nobody can hinder or prevent the operation of prayer power.
Rulers of great nations have had their laws and decrees defied and altered by prayer. Oh, natandaan niyo po yung si ano, si King Darius nung nilagay niya si Daniel sa lion's den. Oh, ano nangyari kay Daniel? Daniel was not even a scratch. The living proof of the invincible power of prayer. Mga kapatid, prayer can destroy enemy powers and evil forces. Prayer can build the kingdom of God. This has always been God's intent. Prayer operates in the life of those who have provided God with clean, righteous vessels in which His Holy Spirit dwells, in which yung ating mga pride and self-sufficiency, yung ating mga yung pansarili, ano, should be eradicated. Dapat tanggalin natin. And in such lives in which material things have faded and the spiritual life is in proper focus, that God chooses to display His unlimited power. Yun po yun. Evil forces rule the world we live in. Diba? Itong mundong ito. Political, economic forces, power-hungry forces that are sometimes humanly irresistible, immovable, insurmountable, impregnable, unconquerable, and unyielding. Yet, all these forces, kapatid, are but paper tigers in the face of anointed prayer. Tandaan mo yan. Pag nakaharap nila ang anointed prayer, tulad mo, kapatid, this will all just be paper tigers. Walang bisa ang kanilang plano pakana. We can easily cancel all of these evil forces that is hovering around you. You know, our enemy believes himself to be invincible. Akala nila ay magaling na sila. Yet when you and I discover the secret and superior powers of prayer, which is truly invincible, yung whole armor of God, ano, yung defensive and offensive glories of prayer, we will be able to move into prayer against the enemies of God, the enemies of righteousness, with an assurance na mga kapatid, sealed by the blood of Jesus, na effective, powerful yung ating panalangin. Amen po ba? And when we face with such divine power, all earthly powers are subject to defeat. Talunan na po ang kaaway. Ha? Tandaan nyo po yan. All earthly powers, whether political, economic, or military, are subject to the power of prayer. Sapagkat ang prayer po has no equal. The power of prayer does not change. No? It stands when all other powers fail. Lahat, kapatid, mapagtatagumpayan mo. World systems change, ideologies change, balance of world power change. Kaya yung pagpapanalangin natin about our government, ano? Yung nangyayari, tinan nyo po ngayon, di ba? Tanggap na nagkaroon na ng agreement ang UAE at Israel. Di ba? This seems to be impossible before. Di ba? Nakita nyo? Ano nangyari? The world power changed. Yung mga kanilang pag-iisip, perspektibo, na bago. Dahil saan? We prayed for it. Kasama yan sa panalangin natin. No? And the power of prayer is available to us. Mga kapatid, imagine nyo yun. The power that streams from the Almighty, the maker of heaven and earth, will never fail. No, it cannot be defeated. My friend, the secret of prayers can be yours. No, nasa sa'yo yung kapatid. When you discover them, they will fill you with living energy. May excite ka pala. Gusto mo lagi pray without ceasing. Yun, doon mo mararamdaman talaga na lagi kang nasa state of prayer. Sapagkat alam mo,
yung kapangyarihan ng iyong panalangin. You will indeed be able to mount up with wings like eagles and not faint. Hindi ka na nanghihina. Hindi. If you are here tonight, kapatid, the secrets of prayer are already being revealed to you. Now, in Jesus' name, receive it. Receive it. Tanggapin mo, kapatid, ngayon ang kapangyarihan ng panalangin. Sa mga susunod po na ating discussion about prayers, I will add more details doon sa power of prayer. Susundan po natin ito, mga kapatid. I encourage you, kapatid, you have that power, the power of prayer in you. Nasa sayo yung kapatid. Just say the word. Sabi nga ni Lord eh. Diba? Say the word. No? It is the most powerful weapon you could ever have. Kapatid, I remember there was a time yung sa YouTube, no? Yung hinuhold up yung ano? Yung babae, matanda, hinuhold up. Yung sa isang store sa US. Ang ginawa niya, ano? I rebuke you in Jesus' name. Alam mo yung hold up, pero tumakbo. Tumakbo. Nasa CCTV. Kita. That's the power of prayer, kapatid. Akala mo lang walang nangyayari. There is something happening right now. Even as I speak right now, something is happening in your life. Kumikilos ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. You know? Ito po, mga kapatid. Oh. There's two checks that I paid to Dubai Health Authority. One dated March 18 and one dated April 1. Both bounce. And this is amounting to almost 40,000 dirhams. That's about more than half a million pesos. They were returned to me. Bakit? My wife was not eligible to receive this kind of, ano, mga kapatid. But the power of prayer, no? It changed their perspective. It changed, mga kapatid, yung rules nila. And this, I got this in the morning. Ito po, binalik sa akin. Because her bills has been paid. Fully paid. Not even a single cent. Believe that, kapatid. Now is the time, kapatid. Now is the time. There is power in prayer. Speak to the Lord. Makipag-usap ka. Commune with the Lord. Ano? And it is only through prayers. Ito'y privilege natin, mga kapatid. Haba-habaan naman ang pakikipag-usap sa Lord. Haba-habaan. Open your heart to the Lord right now. He is with us. For He has said in His word, 2 or 3, gathered in His name, He will be in our midst right now. Sinabi niya yun. Nakasulat yung kapatid, ang kanyang pangako. Kung tayo magtitipon-tipon, 2, 3, sa kanyang pangalan, na andoon siya sa ating kalagitnaan, He is here. You can speak directly to the Lord. Speak to Him. Kinakausap ka ng Lord. Gusto niyang makipag-usap sa'yo. Kausapin mo siya. Sabihin mo, yung dalangin ng puso mo. Yung nilalaman ng puso mo. Yung kabigatan mo. Right now. Ano man yan. Ano mang kabigatan yan. Cast it all unto the Lord. Sige, ibigay mo sa Lord. Right now, speak. Sige, kapatid, I invite you right now to pray, pray, pray. Hallelujah. The Lord is here right now. He wants to hear your prayers. Kapatid, speak to the Lord. Speak to the Lord. He wants to hear your prayers. Speak your prayers. Sige, kapatid, huwag kang mahiya. Huwag mong intindihin muna yung nasa kaliwa at kanan mo. Huwag mong isipin na sila'y nakikinig. Huwag mong isipin na sila ay huhusgahan ng iyong panalangin. Makipag-usap ka sa Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya ka makipag-usap. Hindi doon sa katabi mo. Huwag, kapatid, huwag mong ipost sa Facebook. Mang ipost mo lang yung testimony mo.
kung ano ang gaginawa, gagawin ng Diyos sa buhay mo. Magpasalamat ka na sapagkat may ginagawa ang Lord. Ngayon, sa oras na ito, sa panalangin, sa mga panalangin mo, kapatid, sa hinihiling mo, God is doing something. He is moving. Kapatid, He is moving right now. Halin, para sagutin ang panalangin mo. Kapatid, right now. Hallelujah. Sige, kapatid, speak your prayers. Hallelujah. Sabihin mo sa Lord kung ano. Ano yung gusto mong sabihin sa Kanya. Express your love to the Lord. Express your adoration. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, salamat po. Lord, sapagkat ako ay narito. Nakikipag-usap sa iyo. Huwag yung ano ba, parang nagre-recite ka lang. Kapatid, dapat kausapin mo siya. Talk to the Lord. He is here right now with us. Open your heart. Sige, kapatid. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord, we thank you. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Please na nasa salamatan. Sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa. Lord, you are truly an awesome God. Powerful. Lord, tapat kang Diyos. Dapat kang purihin at sambahin. Kulang, Lord, ang aming mga salita. Lord, kulang even ang aming buhay upang ikaw ay pasalamatan sa mga kabutihan mo sa amin, Lord. That we, although, Lord, we are weak a lot of times, marami pa po kaming pagkukulang, marami po kami nagagawang kasalanan, and yet, Lord, yung grace mo, yung kamay mo ay patuloy na naroon sa aking mga kapatid, naroon sa aming buhay upang kami ay hanguin. Upang kami, Lord, ay ilid sa tamang landas. Salamat po, Lord, sa paghahango sa amin. Sa paghahango sa amin sa hirap, sa pighati, Lord, sa pagbabangon sa amin. Lord, sa kasalanan, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, I pray right now, Lord, in Jesus' mighty name, sa buhay ng aking mga kapatid, na anuman ang kanilang nararamdaman ngayon, right now, Lord, whatever sickness or disease, I am canceling it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Pinagagaling ka ng banal at makapangyarihang dugo ni Jesus right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Ibinubuhos ko sa iyong buong katawan. Hallelujah. Tinutunaw ang anumang virus sa pangalan ng Panginoong Jesus. From the tip of your hairs up to your feet, mga kapatid, pinadadaloy ko ang kagalingan right now in Jesus' name. Hallelujah. 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 Kapatid, yung hinihintay mong trabaho right now, the Lord is opening opportunities, windows opportunities, multiple windows of opportunities for you to receive. Kapatid, ang blessing at pabor ng Diyos sa buhay mo in Jesus' name. Hallelujah. You just have to be sensitive. Kapatid, kailangan mong tanggapin na. Tanggapin mo. Receive it. Receive it. Receive it. Believe it. Receive it. Magpasalamat ka na sa Diyos. Tanggapin mo ang trabaho, ang visa mo in Jesus' name. Employment visa in Jesus' name. Receive it. In Jesus' name, kapatid. Hallelujah. Right now, may binabago. May binabagong buhay ang Diyos. May binabagong puso. Ngayon, ang Diyos, pinapaltan ng Diyos ang puso ng taong ito na matigas. Pinapaltan niya ng may puso na may pagmamahal. Hallelujah. In Jesus' name, binabago ngayon ng Diyos ang buhay mo. It is the most powerful, this is the most powerful prayer I am releasing right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Anyone who is in Christ is a new creation. Receive the new heart in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Tinatanggal ko ngayon ang bato mong puso at ipinapalit ng Lord ang puso na punong-puno ng pagmamahal in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. May pangangailangan kapatid, ikaw na may pangangailangan right now. Hallelujah. Hallelujah. God will supply. He will provide all your lahat ng pangangailangan mo, lahat ng hinihingi mo, kapatid, all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.
ay ipinagkakaloob sa iyo, idinideklara ko na God will provide because He is Jehovah Jireh. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai is right now, hallelujah, moving in our midst. Hallelujah, may ginagawa siya. Ang kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, is moving right now in your life para ayusin ang hindi mo kayang ayusin, kapatid. Yung akala mo, imposible na mangyari sa buhay mo, nakalimutan mo na nga, may ginagawa ang Diyos. Ibinagkakaloob na sa iyo ng Diyos yung pinapanalangin mo, yung pangangailangan mo. Right now, in Jesus' name, I decree and declare right now, in Jesus' name, receive it. Hallelujah. Sealed by the blood of Jesus, and hallelujah, with thanksgiving. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. 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 Right now, O Father God, hallelujah, sa mga kapatid kong nanghihina, right now, hallelujah, God is giving you strength right now in Jesus' name, spiritual strength, hallelujah, binubuhos ng Diyos. The fire! Fire! Be with you in Jesus' name. Anointing flow, 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 right now. Dumadaloy ang anointing right now sa buhay mo, kapatid, and you will speak boldly of the good news in Jesus' name. Hallelujah. Hindi ka mabubulol, kapatid. Huwag mo intindihin yung pagkabulol mo sapagkat ikaw, ngayon, kapatid, you will speak boldly of what the Lord is going to reveal in your life. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. There are prophets. There are prophets that are being raised tonight. Hallelujah. And teachers in Jesus' name. Hallelujah. The gifts of the Holy Spirit is being poured out tonight in Jesus' name. I can feel. You will feel, kapatid. Ikaw yon. Tanggapin mo ang gifts of the Holy Spirit right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you for the life of yung kapatid po ni Mary Ann Tenorio. I speak right now healing in Jesus' mighty name. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Kay Lerma Jacobe, hallelujah, right now, Lord, binibigyan mo siya ng kapayapaan. Peace that surpasses knowledge and understanding, Lord. As she, Lord, hear your word, kapatid, iparinig mo ang salita ng Diyos, ang deklarasyong ito sa kanya. Let her ay makapakinggan ang salita ng Diyos, and I release right now peace. Peace, kapayapaan sa iyo, kapatid. Tinatanggal ko ang anumang depression, postpartum depression sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Depression, be gone in Jesus' mighty name. Spirit of depression, I command you right now in the mighty name of Jesus. Ano man inilagay ng kaaway sa buhay mo, tinatanggal ko, hinuhugot ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang anumang pakana, plano ng kaaway, spirit of poverty, ang kasinungalingan, ang anumang espiritu na hindi galing sa Diyos, binubunod ko ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah. You are healed. You are delivered right now. Hallelujah. Kapatid, magpatawad ka. Magpatawad ka. Release forgiveness right now in Jesus' name. Release forgiveness sa mga taong nakasakit sa iyo. Sabihin mo, pinatatawad ko si... Sabihin mo yung pangalan right now for you to receive the blessings of the Lord, the power of prayers in Jesus' name. Receive it. Receive. Receive. Sige, release. Now. Forgiveness. Now. Now. Hallelujah. Hallelujah. I am declaring right now inner healing sa buhay mo, kapatid. Pinagagaling ang puso mo. The Lord is healing the brokenhearted right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Receive healing, inner healing right now. Dumadaloy ngayon. Pinadadaloy ko right now in Jesus' mighty name. Ang kagalingan sa iyong puso, kapatid. If you are hurt, kapatid, emotionally right now, pinagagaling ka ng Diyos. Tanggapin mo. Magpatawad ka. Release right now in Jesus' mighty name. Hallelujah. Tanggapin mo ang kapatawaran din ng Diyos.
If you're going to release forgiveness and blessing, you will receive, kapatid, forgiveness and blessings from the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Tanggapin mo ngayon. Hallelujah. Tanggapin mo ngayon. Receive it. Receive. Receive. Receive healing right now in Jesus' name. Inner healing. Hallelujah. Inner healing. Pinagagaling. Hallelujah. Kapatid, eto. God has forgiven you. Pinatawad ka niya. Alam ng Lord. Alam ng Lord yung laman ng puso mo. The Lord knows your heart. He knows. Kapatid, yung iniiyakan mo, alam ng Lord. Pinatawad ka niya. Kapatid, tanggapin mo ang kanyang kapatawaran. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong i-condemn ang iyong sarili. Huwag mo nang i-condemn ang sarili mo. Pinatawad ka ng Diyos. Huwag, kapatid, pati kahihiyan, pati yung guilt, binayaran na ng Lord. Bayad na. Fully paid na. Kapatid, humayo ka. Humayo ka. Huwag ka nang magkasala ulit. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Lord, sa healing. Lord, kay Che, kay Colleen, Honey, Messi, and Nav. Lord, in Jesus' mighty name, right now, tinatanggal ko ang depression sa kanila. In the mighty name of Jesus. In the mighty, mighty name of Jesus. Lord, hugasan mo po ang kanilang isip, puso. Lord, ng banal mong dugo, Lord. At ito, Lord, ay maging kaaya-aya sa iyo. Purify their hearts, O God. Even their minds, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Let the blood of Jesus flow. Flow, flow, flow right now in Jesus' name. Pinadadaloy ko sa pangalan ng Panginoong Jesus by the power of the Holy Spirit right now. Healing from depression, from COVID-19, I declare, Father God, in Jesus' mighty name, negative swab test sa iyo, kapatid. Negative swab test kay Heshiel Antipolo Gianan, in Jesus' name. Hallelujah. Receive, receive. Hallelujah. I declare, Father God, even restoration of work doon sa mga nawala ng trabaho, kapatid. Greater things are yet to come. Tanggapin mo ang restoration ng Diyos. Ibabalik sa iyo ng Diyos ang nawala sa iyo. Kapatid, kasama pati interest. Kasama pati interest. He will restore. Let us pursue. And He will restore. Kapatid, He will restore whatever the enemy has stolen from you. In Jesus' name, ibabalik ng Lord sa iyo. Kasama pati interest. In Jesus' name. Tanggapin mo ang trabaho, kapatid. Tanggapin mo na, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Bagong trabaho kay Arlene Recto, kay Ate Bell, in Jesus' name. Na mababait at maunawaing mga amo. Lord, ay ikaw, Lord, ang nagpadala sa kanila, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, O Lord. Salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito. Kapatid, right now, taas mo yung kamay mo. Taas mo yung kamay mo. Right now, in Jesus' name, receive the power of prayers in the mighty name of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. You will now have this power in your prayers. Hindi ka naaantokin pag ikaw ay nanalangin. You will have this new fire in praying in Jesus' name. Sapagkat alam mo na ngayon, kapatid, na may nangyayari, may gagawin ng Diyos sa bawat panalangin mo. Kapatid, may gagawin ng Diyos. May ginagawa ang Diyos. Tandaan mo yan. Hallelujah. In Jesus' name, receive it. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Grabe, grabe, grabe. Salamat po, mga kapatid. And again, I would like to encourage everyone. As I said, doon sa ating discussion, itong ating pinag-aralan ngayong araw na ito, yung mensahe ng Lord, yung power of prayer, dapat po ay mag-invite pa tayo ng mas marami tayo because mas marami tayo, naku, matindi, matindi.
Kapatid, i-share mo. I-share, magtag ka. Kapatid, magtag ka ng mga tao, mga kakilala mo, mga mahal mo sa buhay, for them to know this secret, this truth, kapatid, na inihayag ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, at batiin ko lang yung ating, before we go, I would like to acknowledge Manda Jao Francisco, Ann Kalalang, Fel Peralta, Ron Katunggal, Cord Mojica, Mary Antinorio, Maribic Lopspran Vidal, Michelle Rivera Leones de Salisa, sino pa? Si Ryan Makalanag, Russell Iglesia, si Corazon Villanueva, si Rachel Mello, Chingli Saura, Cel Santos Manuel, Antoinette Chias at San Pedro, and sino pa? Donna Magno, Felicidad Tele, Angelina David, yon. Sino pa? Si baka may makalimutan ako, malakdawan ako, si Faith Antonio, Tintin Catalunya, ayun, si Venus Valientes, si Meiji Pacheco, sino pa? Nora Rosel Soriano, and sino pa? Okay. Camille Buwan. Jane Francisco Idio. Libita Cruz. Geraldine Guevara. Lenny Lontok. Yun. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sige, mamaya, ipagpatuloy mo. Huwag dito po, maaring dito, tapos po tayo sa broadcast natin. But, dapat po tayo ay laging in state of prayer. Yung sabi ko nga sa inyo, yung bawat ano natin, desisyon, bawat ginagawa natin, stamp by prayer. Lagyan natin ng stamp of prayer, ha? Mamaya, pray ulit. Be in a state of prayer, o hindi lang act of prayer, state of prayer. Pray without ceasing, and you will see the power of prayer in your life. Makikita mo, kapatid, kung kaano katindi ang Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Okay, this is Pastor Roel Idio. At pansamantala nagpapaalam sa inyo, magandang gabi po and God bless everyone. Hallelujah.